side of Bryn, this is almost the same na ginawa ng Onyx. Definitely that Selena and that Johed for sure guguluhin dito si H2O sa kanyang buff. And in terms of wave clear dito, I'm actually going to think that siguro nakuha ng Bryn Esports yung tamang timpla niya, while for si NXP, I think medyo kailangan niya mag-adjust accordingly sa binibigay na pressure ni Bryn Esports. Yes. Tingnan natin kung paano magpa-pan out tong game na to. Yun ang tanong, kung paano nga talaga dito magpa-pan out. Ito na, mga kaibigan, bakbaka na Bryn Esports versus NXP Solid game number 1. Nasukin si H2O dito, medyo talaga nag-iingat lang siya. Ito yung sinasabi natin eh. Kumbaga, yung Thorn Rose kasi, triangle siya, so madaming matatamaan and you can divide the damage. Pero tingnan mo yung ginagawa ni Lasty dito. Wow! Ine-ejector lang niya yung cannon. Because he knows na kapag ginawa niya yun, madedelay pa ng onti si H2. At pag nadelay si H2, pwede pa sila mag-invade. Yes! Good point yun. Actually, yun din yung naisip ko nung sabi ko, in-ejector niya yung siege minion. Tapos nung nilipat yung camera doon sa may purple buff, makukuha na nila. If napatay kagad yun H2O, he could just flinch papunta doon and probably retry at baka nanakaw pa nga niya. Pero hindi yun nangyari because in-anticipate na nga yun ng Bryn. Tsaka ano din eh, maganda din yung ginawa ng NXP doon. Binato na nila agad si Chester doon. Pinabawasan na nila. Kaya hindi na kinatagalan. So yung delay na ginawa, na ano din, nasagutan din agad. Oo, nasagutan din agad. Pero ang sagot dito ng Bryn, tayo ang mag-invade. Nakuha pa rin naman dito ng H2O yung kanyang purple buff. May bawi nga kaya ba dito ang NXP dahil mainit ang Bryn, flicker out si Few. Ito na, mga kaibigan, ang unang nawala. That's gonna be Chester. Hindi pa sila humihinto. H2O, level 4 na siya dito. Pero nagamit ng Tempest of Blade. Paalis, patakas, and that's it. First blood for Bryn Esports, at bago ang lahat, from October 27 to November 13, log in the game and participate in the Trickster's Village event and get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing the task. Makakakuha ka ng Teresla Special Skin Hammer Giant, guaranteed pagkatapos ng 10 spin, and you don't want to miss that okay. So napapansin mo dito ka bang ginagawa ng NXP Solid ng adjustment yung mga other lanes para makuha agad ni H2O na mabilis yung mga crab coin, yung mga buff, eh sinisimulan na nila agad. Para pagdating ni H2 doon, onti na lang yung gagawin niya. And they know na merong upper hand talaga ka dito, kasi dito in terms of clearing ang Bryn Esports kasi mabilis talaga ang lance eh. So what you do is, para malesen yung time na tinitake ni Leng na mag-take ng mga monsters, bawasan mo na agad para hindi na siya problema na lumipat doon sa kabilang area naman. Yes. Parang ano, no? Parang sinusubo mo na papunta kagad sa kanya the resources he actually needs. Meanwhile, on the top lane, looks like Flat PC yung medyo nananalo in this engagement. Pero I guess, hindi pa rin siya pwedeng maging overconfident dahil pwede pa rin siyang masipa papasok doon sa may tore ni Rene J. Yao here are forced to use the Vengeance. Pero yung kunat niya dito, mawawala because Carl TC will be there. Hurricane Dance, pinatalsik, pinalayo lang dito. Pero umikot na rin dito si Kuya Moribo. Out na muna ang squad ng Bryn Esports tail. Nawala na naman ng isang miyembro ang NXP Solid. Malinis yung mga plays na nagagawa dito ng Bryn Esports. Napipili na yung laban nila at nahuhuli nila yung NXP Solid sa mga area na hindi sila dapat nandun. Nakita mo yung Carmilla, masyadong malalim yon, and ang ginawa agad ng Bryn Esports, parusahan natin. NXP Solid, they should stay away from those kinds of positioning kasi talagang hindi magdadalawang isip ang Bryn Esports na bigyan ng punishment yung mga ganong kaliliit na bagay. Totoo, totoo yun. And look at the traps din na piniplace dito ni Few. He actually knows how NXP Solid is doing on the bottom lane. So, kumbaga, dito yung top lane nila, si Flap PC is, alam niya na 1v1 lang sila doon. And so, I think yung Selena dito, they're not definitely just getting simple pick-up. Pero mamaya na yan, dahil si Flap PC yata ay papalagdaman dito kay Rene J. Pero Carl TC, nandito na yung kapatid. Ika'y mawawala, another one na naman para sa Bryn Esports. Ito yung nakikita natin kanina sa Onyx na parang every single time na merong duel na nangyayari, merong backup agad yung kanilang mga teammates. Papansin mo dito, Bryn Esports, they're sticking to that playstyle as well. Lusty, nahuli. Tingnan natin kung ito na nga ba yung first kill ng NXT Solid. Pero he tries to go for H2O. Totoo. Dahil binato niya papaloob. So na-force ngayon yung Tempest of Blade. Pero sabi ni Captain Chester, ididikit muna kita sa pader. Pero sir, makunat ka ba? Yawi, Vengeance, ginamit na naman. Pero si Carl TC, galit pa rin naman. Eto, pasok sila dito. Yung tore, baka mawala. Dun si Chester sa may bandang likod. Oh my God, patay ka ngayon! Bryn Esports,
manhandling itong early game ng NXP Solid. And right now, they can't do anything. Yung kanilang sidelines dito is level-dependent and item-dependent at the same time. Si Alice dito, kailangan niya pa yung stacks niya para doon sa magandang Blood Oath mamaya. Ito yeah. naman si Rene J, kailangan niya yung BOD niya at mga 1v1 situation para magamit niya sa full potential yung high-end right. Totoo. Totoo yan. Now, what we're really seeing right now, Butters, is that unti-unti na lumiliit na naman dito, or rather lumiliit ang mapa dito ng NXP Solid. Yawi here already half on HP. May sipa doon si Rene J. Pero that's flat easy. Makunat yon. Ikaw patuloy ang nawala. Habol dito ang mga miyembro ng Brain. Yawi na naman. Pinaikot noon. Pero out pa din. Mukhang makukuha ng Brain tinamaan. Ang Turtle. May tinamaan si sa pool si MB. Pero buhay tinamaan pa rin naman, si Butters. Pero ang sagot dito ng oh, naku po. Tinamaan na naman. May magnet toll sa pool. Baka few yan. Baka few yan. Ang idol ng mga kids. Pero ang mas idol ko ngayon, si Chester na umikot, pero patay pa rin yung bata, mga idol. Yawi, dito, mukhang mawawala, pero kalahati na naman dito. I think the Carmilla dito, mga kaibigan, is not doing what's intended para sa kanya. Okay. Tingnan natin yung side dito ng NXP Solid kung ano ginagawa nilang tama. Ito yung isang bagay. H2O dito, kahit sobrang nagkakaroon na ng problema doon sa rotation nila and the jungle control, map control na meron sila, nag-split push pa rin siya. Yes. And usually, kapag ka medyo behind kayo in terms of getting the gold and getting the kills, yan yung usual ginagawa ng Ling. Nag-aanap siya ng lane na pwede siya mag-push at magpapadala siya ng isang tao galing dun sa kalaban, or kung hindi man siya pansinin, kukuha siya ng isang turret o dalawang turret. Totoo yan. So, that's the thing about NXP Solid. May nagagawa pa silang tama at this stage of the game, and that is a good sign if they want to come back from this. And one good sign is napatay din nila si Lusty doon. So at least meron pa rin nangyayari dito for NXP Solid in the terms of H2O. Pero si Yawi na naman dito ang nakita ng mga tropa dito sa Brain Esports. Out na muna siguro dahil si Rene J sa likod. Siya na lang ang ating ipunto. Pero yun nga, going back sa sinabi mo, Butters, this is what we've seen to Signal Ultra yesterday. Yung Ling nila was just forcing a reaction doon sa kalaban. And this is exactly what H2O is doing right now. Oo, and H2O kasi, isa yan talaga sa mga ano eh, hindi nawawala sa kanya. Kaya nga siya tinawag na, para sa akin, isa sa mga pinaka-consistent na course dito. Mm-hmm. Yes, nagkakaroon sila ng problema as a team ngayon, pero hindi pa rin siya nawawala sa role niya. Yeah, oo nga. Well, I agree with you. Sobrang consistent pa rin dito talaga. H2O, he knows that they're not gonna be winning at least for this time sa mga team fight. Then might as well go for the side lane, try to split push, then just drag out the game. Brain Esports already had the early to mid game. Let's just try to make an outplay on the late game. Pero kasi, eto din, ginagawa ni H2O talaga yung role niya. So, ibig sabihin, for NXP Solid, kailangan na lang nila hanapin dito yung gagawin ng apat. Kasi ngayon, Brain Esports hindi magpapatinag sa pressure to eh. Alam ng Brain Esports na sila yung lamang ngayon. And they know this all too well. Kasi nga, sanay na sanay sila sa pwesto na lamang sila. Kasi nga, halos hindi nagpapatalo to yung mga to eh. Oo. Nabulol ako doon. Yes. Papatalo. Nagpapatalo. Ang hirap sabihin. Sabihin mo. Nagpapatalo. Oh. Pero mukhang matatalo yata doon ng NXP dahil nawala doon si Chester. Look at Lusty. Naghahanap dito ng mababa to. Pero flicker out na si MB. Hindi niya nahihintayin pa ang ejector dito ni Lusty. Now, what is really happening now with Butters for this side? What's the winning condition for NXP Solid? The winning condition for NXP Solid is to take this to a very late game. Kasi nakita na natin to. Yung Lance kasi medyo reliant talaga siya in terms of using yung kanyang skills. So as long as you can outlive yung skills dito nung Lancelot, magiging okay yung damage output nyo. Pero kasi ang problema, hindi naman naayaan ng Brain Esports dito. Kasi ang gagawin na ng Brain Esports dito, pipirasahin na kayo na pipirasahin na gumawa ng mali. Yes, yes. Totoo yan. And one thing din is that the composition of NXP Solid is somehow like 4-5v5 teamfight. Kasi yung isipin mo, the Carmilla works best pag mas marami kayong magkakatabi from its ulti. Di ba parang... wala pa tayo nakikita ng isang full-blown teamfight eh. Wala pa tayo talaga. Well, it somehow makes sense kasi hindi pa rin talaga capable yung NXP Solid. I mean, the sustain coming from the Selena, hindi niya pa kaya. Specifically dito, yung damage ni Carl PC, kayang-kaya pa siya ditong mabura. At si Ribo dito, inaagaw niya itong buff na itong side ng NXP Solid. And, I-co-concede talaga yun. I-co-concede talaga ni H2O yun.
alam ni H2O na hindi niya afford magbato ng retribution ngayon. Bakit hindi aabot sa cooldown ng Lord? Kapag nakita ginamit yung retribution, automatic maglo-Lord yung Brain Esports. Yes, maglo-Lord talaga. Pero sabi dito ng Brent, hindi na yata namin kailangan umikot dun si Chester, pero parang walang naipit dun. Ay, yawi na naman yung naiwan sa may bandang gitna. Saan ka pupunta? Habol sila rito. Oh, kung ang no. Ito na, NXP Solid, ang bawi ng api. Ilista mo na kaya, pero out na muna. Huwag masyadong mainit mga tol. Kaya nating i-hold na wala lang dun si Yawi, pero kaya pa rin naman na magdepensa ng NXP Solid. There was one crucial mistake na nagawa doon yung NXP Solid. Naipit ni Chester si Carl. Yes. Carl didn't have Purify. Ang nangyari, nasipa ni Kenny J palabas. Ay, that is something to see talaga. Well, he didn't mean to do it. I guess he wants to do is isipa pa lalo pa loob kasi para hindi makapag-puncture and Phantom Execution out. Pero that doesn't happen if that actually happened, NXP Solid could just come back from that position. Oh, and if they got that malaking gold, ang makukuha nila dun, just because hindi pa nati-takedown dito si Card Z. Well, for NXP Solid, nakita na sila ng way para kontrolin yung Lance. Nagawa lang ni Chester, na ipit na niya. Mm. Kailangan na lang nila gawin ulit. Pero saan? Dito ba sa Lord Pit? Kasi itong Lord Pit na to, medyo open to ah. Oo. And it's one of the places na, as an Akai, hindi siya narrow enough para talagang mamando mo yung buong battlefield. Yes, medyo mahirap din mag-pin talaga. They actually tried that kanina na pagtalon ni Chester. Medyo nabugaw lang yung buong Brain Esports and they, mahirap talaga mag-pin down. And wow, that was a solo. Rather, probably tinamaan doon ng pana ni Few. And that's not good news para sa NXP Solid. That is H2O. Their main damage dito. Renny J din. Mukhang mawawala. Oh my God! Chester pa ang nadamay doon, mga tol. Yawi here on the defensive. Pasok dito. Ngayon, limang miyembro ng Brain Esports sa loob ng base ng NXP Solid. Unti-unti na para bang nag-audition ng papunta ng PBB. NXP Solid, isa-isang nawawala. Pero ngayon, kaya pa bang dumipensa nila dito, Butters? Sila last dito. Talagang gumagawa na sila ng mga play. Mag-hurricane dance. Ang igagawa ay ejector. Literal na hindi nila binibigyan ng panahon huminga o pahingahin yung laro na ginagawa nila ng NXP Solid. And Brain Esports knows na kapag dumating sa late game, magkakaroon din sila ng problema kay Rene J, magkakaroon din sila problema kay Alice. So might as well end this right now. Mm-hmm. They're playing it right. H2O dito, as much as he wants to do something, medyo magiging mahirap talaga in terms of Lancelot yung kalaban niya. Yes, mahirap nga. Pero nakapitas. Dito naman ang NXP Solid. Gawin mo nang dalawa, hindi pala. Dahil yung Akai yung nawala. Bumalik yung Firaga armor dito ni Rebo. Napop yung immortality pero buhay pa siya dito. Habol na doon. Renny J bumabalik. Naku po, Carl TC, mahuhuli na nga kaya. Double kill dito si Renny J. Carl TC na ang kanyang isusunod. Kaya ba? Naku, may sabi siya na tayo dito na magaganda. That's gonna be the Lancelot ni Carl TC. Siya na mismo ang tatapos, ilista na ba ng Brain dito dahil kanila ang unang panalo. And ito yung playstyle na alam natin sa Brain Esports. Yung run and gun setup na ginagawa nila. Brain Esports being very aggressive.